Okay, maraming salamat, Ryan. Si Rina, nasa vegan. Kasama niya yung mga higanting babae ng Miss Universe. At ang ating beauty queen ng UNTV CUP, kasama ang beauty queen. May dala-dala silang duwending prinsesita. Ay. Kaya mga selfie niya, puro papalayo. Ay. May selfie stick eh. Ah, may selfie stick. Nakatulog. So Rina, bahala ka dyan. Pagbuti mo dyan. Ito, importante sa laro na ito, frame of mind. The losing streak itong Malacañang. Natalo sila last week. Itong NHA, malaking isda. Ang nahuli nila, ang AFP. Bigat at nananatiling buhay ang NHA dahil dun sa magandang panalo na laban sa AFP. Winning laban sa Cavaliers, 86-73. Sa kabilang panig naman, sabi mo, Sev, ay frame of mind para dito sa team ng Malacañang. Bakit? Mula sa 5-0 na simula dito sa ating Season 5, dumaos dos ng tatlong sunod at ngayon ay nanganganib mahulog dyan sa kanilang kinalalagyan. But a win here today will erase every heartache na naramdaman nila given na wala na rin dito sa ating conference itong si Kiyap na siyang isa sa critical na pyesa sa frontline for the Malacañang Kamaos. Dikit na dikit yung talo nila, 71-70. Akala ko pupuslit na naman yung BOC kanina kasi ang galing nilang manalo sa dulo. Best fourth quarter team ang tawag ko sa kanila. Pero ngayon, wala. It didn't happen this time na nakalusot sila sa dulo. Ayan, medyo inalign ng ating team standings. Ayan, para malinaw. Ito, task nyo ng konti, monitor ng lolo nyo, bigyan na yun. Senyas ako na senyas dito, walang nakikinig. Task nyo, walang nakikinig. Sabay tayo. At ito, gustong itaas ng Malacañang ang kanilang kinalalagyan. Ganun din ang NHA because right now, they are outside the top 3. But the winner today by Malacañang will propel them a game ahead of the Firefighters na nanalo kanina lamang sa team ng BOC. Samantalang ang NHA, as we take a look at the remaining games for these two teams, gusto nakaabante lampas sa apat na panalo ng AFP at ang MMD para manatiling buhay for a spot in the quarterfinals. Critical itong portion ng tournament ito, no? Winning time na. At ilan lang yung papasok, ano? Anim? Anim. Dalawa lang mahuhulog. Dalawa mahuhulog. Yung top two may twice to beat advantage. Yo. Ayun. Okay. Sige na. Hagis na natin yung bola. Yahoo! At sabi ko sa NHA, yan! Alam mo, okay sa inyo pag nagpapasahan kayo ng bola. They're a different team. Dahil nung nakita natin nung nanalo sila sa AFP. Totoo yan. At yan ang sasandala nila Coach Pennet Palad. Yung kumpiyansa galing sa panalong yon at yung movement of the basketball na ginawa nilang armas laban sa depensa ng Cavaliers. At ang dami yung miscore sa kanila. Babanggitin natin yan. Si Vito at si Mercado kumahit ng gusto. Yan, isa sa dalawa yan sa miscore. Ay, itong mamang nag-aantay na ito. May biscuit na yan. Sige, kunan mo direct. Diba, pan. Aba. Ah, nakaabang pa. Ganda ng profile. Nag-aantay pa ng cue eh. Sige na, salita ka na. Welcome back here at the Pasig City Sports Center for today's second game. It's the Malacañang Kamao up against the NHA Builders in the UNTV Cup Season 5 second round of the eliminations. Let's first call out the starters of your Malacañang Kamao. At guard number 4, Eric De La Cuesta. The other guard number 11, Vishnu Dasavil. Center number 55, John Michael Jimenez. And forward number 6, Ian Garrido. And the other forward number 33, Christian Luanzon. Their head coach is Louis Gonzalez. First assistant coach is Rafi Gonzalez. Assistant coaches are Al Ogahayon and Romano Fernandez. Check out now the starters of your NHA Builders. At guard number 7, Waldemar Timoy. The other guard number 9, Alvin Vitog. At center number 19, Marvin Mercado. At forward number 27, Derek Dizon. And the other forward number 25, Sherman Crisostomo. Your head coach is Bennett Pallad. Assistant coaches are Alan De Vera and Rogelio Ragot. Officiating this ball game are Ariel Bermejo, Don Arguelles, and Charlie Amparado. UNTV Cup, ang Liga ng Public Servants. Okay, bago natin ihagis yung bola sa ere, sabihin natin na ang Black Mamba ang naghahatid ng ating first quarter, ang ating official energy drink dito sa Season 5 ng UNTV. Go, Ryan! Salamat, Sev. Kasama ko ngayon, of course, ang coach ng Malacañang Kamao, Coach Rafi Gonzalez. Coach, tatlong magkakasunod na talo ng inyong team. Ano ang pinapayo niyo sa players para ma-maintain po ang high moral nila?
yung sabi lang namin sa kanila, kung ano yung tatlong talo natin, kalimutan na lang natin, focus tayo sa next game. Coach, NHA is known for their running gunplay, and this year, they started strong by defeating the defending champion. With that type of game, how do you ensure na di mangyari sa inyo yung nangyari doon sa AAP last week? So, itong nakaraan practice namin, talagang pinagandaan rin namin itong NHA. So, we work hard para makuha, sana manalo kami itong game na ito. Coach, maraming maraming salamat po sa inyo. Good luck sa game. Back to you, sir. Maraming salamat, Ryan. Ronnie, anong nang kulang sa laro ng Malacañang nung last game? Naniniwala ako na yung composure dun sa dulo. Siningil sila. Dahil they had chances to win in the end game. They had a lot of possessions with them on top by a solitary point advantage. But in the end, after a miss, kinayod sila ni Jerome Hersito and bumalik pa yung bola sa kanila. Yep. At ulitin ko, malaking kawalan si Giap sa kanilang front line. Subalit Eric De La Cuesta, Crystal Wanson, and of course, the other brothers, they have to pick up the pieces and try to combine with Garrido. But just to try and snap out of this rut that they are in dahil sila lamang ang makakatulong sa kanilang mga sarili dahil we are already deep in our competition. First three-point basket, inampag itong si Chris Javier para dito sa kanyang 5-0 advantage in the first minute of action laban sa Bulldogs. Alam mo, daming hero sana ng laro na yun para sa Malacañang eh. Si Wanson. Si Bisnaldas. Oh. Si Besa. Besa. Nung dulo, kaso nagkagulo na yung kanilang final game. Medyo forced na yung shots nila nung dulo. Ayun. 5-0, Malacañang early surge forward. Nice pass. Besa. First basket coming off that forced turnover. Both teams starting out with man-to-man defense. Ito pala, makikita mo, nakadayin yung dalawang teams. Here's an open shot by Jimenez, who is just so reliable. But he'll keep his confidence burning once more. Jimenez giving Malacañang another 5-point lead. 6 points by Jimenez in the last outing against the BOC. I really thought the Malacañang Kamao had that game. Just testing in a shoulder battle there. Ended up being messed up shooting-wise. Marvin Mercado had his best game of the season as he was able to combine with Vito in helping out the Builders bring down the two-time champions of AFP Cavaliers. 86-73. That's not a typo mistake. That is the score. The Christian Wanson pockets a three-point shot, giving them an 8-point lead. A three-point basket in this 10-point reduction by Malacañang here in the first. And they have an 8-point surge of an advantage laban dito sa team ng Builders. He's getting it to fall. And it's now 10-4 as the scoring picks up here at the 7-minute mark. Huli na ni Coach Bennett yung rotation niya. Yep. And they trust each other, which I thought was a vital ingredient of the win of the NHA over the AFP last time. Yeah. The intent, the outside shooting is working for the Kamao. Very effective big side action coming off that post-entry pass. Big side big man flashes to the free throw line and shoots an uncontested jumper. Inside, Mercado is also a vital cog in that win. Maka nasaktan ha, tingnan mo. Iba yung lakad o nakipagbanggaan kasi. Anyway, Mercado at 22 points on 9 of 13 shooting as well as 10 rebounds. Nice runner. Oh, that should count. Eric De La Cuesta was listless in their last game. Turned out to be a loss for Malacañang. They need this A game. They need him to bring his offensive rhythm. Napakihirap ng tungaw. Kantong-kanto. For De La Cuesta, no problem. For Eric. De La Cuesta, only 9 points. And I say only just because he is capable of scoring so much more. And I think yung mga players, pagka nagaganyan, ano yan? Kakayod. Kakayod yan. Saka dumulas yung panalong nun eh. Oo. Panalo na sila ron. Here's Deason. Also played a stellar role. That victory. Nice rebound. Good play. Palan. Hindi
siya pinalat last week na makascore kahit birthday niya. Pero today, hindi na yung birthday. Naka-ambag siya ng 2 points and that nice find coming from Lisa. That's another long stop. The defense of the NHA has to work here. Because Malacañan is beginning to feel super confident with their shooting. 9.8 para dito sa Kamao. And the time coming down to 5 and 40. Is Testiga looking for a friend inside Kipala. Kicks it outside. There's a drive by Decent. It's not from his hands. And that's the last. Aga ng lead ng Malacañan. Maybe agad. 17-8. Tumama agad eh. Ng dalawang tres. Tingin ko sa NHA, well, of late, they haven't really won pag sila umahabol. Pag sila naman, okay sila. Yung BOC, magaling maghabol. Actually, they had chances kanina eh. Pero malaking bagay na wala si Captain Marte. Ah, sobra. Galag na ito. Tao lang. Tao lang. 3 planting in the shaded area. It's a 3-second violation called against Malacañan Kamao. 5 minutes and 5 seconds remaining. Good afternoon. Glad you're with us here for the UNTV Cup. Ang liga ng mga public servants. We're in the second round of the classification. Wow. Galit na galit si Luanzen. Ang hirap ng tira. Oo, wala namang tira talaga eh, no? Saan ang pektos doon? Baliwa ang ginamit eh. Binukot eh, no? Saan ang pektos pero ang hirap eh. Walang angulo. Walang angulo. Pero sanay bumomba sa ilalim. Bukan dalawa na ito for last testing. Lasty. Yan ang kanyang problema. Masyado siyang bothered sa tawagan last week. 9 points siya, nag-foul out pa yan last week eh. Tama. Tapos biglang bumomba si Vito dun sa dulo. Boy, Malacañan in that rut. 3 straight losses as T-Bay takes it away. T-Bay also did not have a big outing last time. But they won. That's all that matters for Coach Bennett Palat. But T-Bay here today, able to take that ball away from Javier and score. You know, dami scorer nitong kukunan ng NHA, lalo na ngayon. As the Cuesta finds another way to score, they just have to trust each other and share the basketball, actually. There's this test, the art works, no. Watson, galing. Sir! Galing, he can play the small forward position. You can swing him to the power forward spot with ease. Nung spin cycle move coming from Chris Lanson. Big guy who can dribble the ball. Right. There's Antonio. Sends it over to Waldemar. It's on its way. Follow up. Beaton will go visit the free throw line. And you tell him the 55-ton number wide to behind move. Done by Christian Watson on that excellent spin to the basket. Chris Santos for Martin right now. Two free throws for Alvin Vito. And Vito is on the line to shoot a pair of charities. Alvin Vito had 25 points and 8 of 13 shooting. 2 of 6 from 3-point distance, 7 of 8 from the free throw line. Naramihan sa dulo, ha? A little of everything. And the fact is, he was sharing the ball with his teammates. Right. And he was making big plays down the stretch for his team. And as a result, they were able to overcome a team that has won 2 titles in the 4-year history of the UNTV Cup. The Cobra ng AFCWs. Na nag-aagaw buhay din sa kanilang kinakatawaan. Yeah. Must win sila, no? Laban sa judiciary. Sa ating huling laban mamaya. Uy. In the meantime, Santos is already in the game. Forward pitch to Ladia. Ladia does not attack. Tells the team to get it organized. Back to Ladia. Balik na si Ladia sa barbero namin. Bito, lumambito. Tibay, sinungkit, umikot, walang tumas.
Rebound, nasa kit ng Malacañang. Garrido, hinihingi ng mga kakampi niya. Iba plano sa buhay, huli ka! Garrido adjusts, provides the shield. Nice location. There's such a thing in basketball as field goals coming off extra passes. I believe that is something that they work on in the last week. Rating scoring looks sa kanilang mga kasama. Baja knocking it down to get it down to an 8-point lead. We have had such a high shooting percentage in this opening quarter. And Gadong with a unsportsmanlike foul. Batang nag-tumutulog sa atin. Meron pa ako ngayon kailangan. Bahay, lupa, meron ka. May gusto ko idagdag eh. Ano? Malaking bahay at malaking lupa. Tita mo, dumating. Ito po yung titulo. Alam niyo po, meron tayong mga umaalalay sa ating saan man tayo nagpupunta ng bigan natin. Ang bilis tayo dito. Ang bilis ng isang linggo. Last week, nasa binyan lang tayo. Nakita ko si Vice Mayor Jello Lonti nagpabaon sa atin ng photo binyan. Na, naging viral ha, sa social media. Yung tira niya from half court. Ha. Wow. Nung nagkaroon ng ABL doon. Pinira niya po mga po. Maglalaro naman talaga si Vice Jell. Mabuti pa maglaro tayo. Doon, gusto ko doon. Gandang court. Giniginaw ka doon eh. Pag ginawisan din. Ayot naman yung puto eh. Ayot. Oh! Vito knocking down a huge three. Cutting the lead down the board. This is a shootout. Give it the first. Hey. Nako, 3-on-2. Nice dish. Vito, no angle to work with. Once on, rushing. Garrido catching. And you can see the sense of urgency dito sa Malacañang. Maingat na si Vito, agresibo. Protecting a 6-point lead to 25-19. Actually, because of the context of the tournament, lalo na yung game kanina, yung BFP, kulang-kulang din ng tao, maganda yung quality ng game nila. Ha? Ganda ng pass, ha? Yep. And that'll make it 27-19. And with a minute and 28 to go, we are now going to slide into a timeout. Nagpapatuloy po ang UNTV CUP dito po sa UNTV. Sir Samantha Cotroni Magsanok, si Ryan Ramos, si Rina, pinalayas po namin. Makain ang baknet at pinakpet. Saka yung panada. Sarap. Lapis. Pero great chance for Rina to makita niya. Galing mag-interview niya. Magugulat yung mga contestants natin na balik pa. So, marinig ang world peace. What's up? Pa yata sumablay si Christian Luanson ngayon. Total of 3 of 4. 7 points for Christian Luanson. Garrido has 11. So it's been the 3 of De La Cuesta, Luanson, and Garrido will accounting for a total of 25. The first 30 points sa Malacañang. Sa kabilang panig naman, para sa NHA, they're led by the 6 of Vito, and of course, Luanson's 4 points. So puro inside baskets. But this shooting, this shootout is something that the NHA can ill afford. Right. Because if Malacañang continues to get its confidence up, nahirap sabayan itong Malacañang, ha? Saka nakakapagtaka, Malacañang ang tumatakbo, no? Yep. Mga haba ng mga galamay. They may have lost gear, but they still are a tall team. But I think they're better with Christian Luanson at the three spot. Yep.
time Avalos with a good catch, but his pass is a hit warrior toss. Nice twist in the air, hindi lang pumasok. Ganda ng ginawa ni Besser. Yeah. Besser who performed well their last game. Santo, or rather Bizon, is smothered. Malacañan looks at the time. There's enough to rush, but he won't get a shot. That's clear as day. Bizon, yes. Sukat na sukat. Masakit yun kasi nakatira pa yung kalaban. Tuloy, 9 na lang. Malacañan Kamao, Kamao. Pabalik po ang UNTV CUP.